Pumunta naman mga guys yung wapong customer natin dito dahil magpapatakod siya ng pillar hub at iba't iba pang pisa na susubrang mahal. At syempre, sino ba na ako magtatanggi, no? Itatakod na natin ito. Hello mga na morning sa inyo mga guys, no? Dito na naman ako. Balik may o-brown tayo mga guys, isang trek Marlin. So ayan, nakitang kita nyo naman mga guys, sobrang kinabit na lang ito ng may-ari. Kasi nga isa itong siman yung may-ari, no mga guys. Balik yung gagawin natin dito, babaklasin natin yung mga nakatakod sa isang bike, no? Madami ito mga guys, papalitan. Balik ang matitira na lang dito ay rim at saka yung gulong-gulong niya, yung guma pala. At syempre, papalitan natin yung spoke niya, no? Tapos, syempre, ang hub niya, papalitan din natin ng bago. Kasi nga, papalitan natin mga guys ng 12-speed na XT. Kita nyo na, batian nyo naman. Wala na dua-dua mga guys. Kaya may pundo si Sir Baabaw. Wow! Kaya ang ginagawa ko dyan mga guys, no, ay binubungkag ko muna yung mga rimset niya. Ayan, nakatanggal ko na yung mga hub, spoke niya at syempre cogs at rotor de. So ito na mga guys, so kasi nga QR ang ating frame set, no, ay babayluan natin ng adapter. Tapos syempre mga guys, kasi nga 12 speed ito, ay naka micro spline tayo na origin 8 na hub. Abaw, grabe, sobrang sarap nito palibutin. Natapos ako mga guys sa pag-align ng kanyang wheelset, no. Ito na, nakita nyo na yung mga itatakod natin. Grabe mga guys, sobrang bugat na ito sa bulsa. Balik yung gagawin natin dito mga guys. O, nagtatakod na tayo ng rotor desk. O, ayan na, XT yan mga guys. Ano tawag ba dyan? O, ang may tawag dyan eh. Ay, stick pala mga guys, muntik na ako makalimot ba. So, ito na nga mga guys, so, matapos kong itakod yung kanyang pinyon, no. Nagtakod na tayo ng duct tape yung ginagamit ko mga guys sa pag-tubeless dito sa atin, no, kasi nga medyo mura lang yan para naman iwas gastos, tinatabunan lang, gastusan mo pa. At syempre para makabit natin mga guys yung kanyang group set, no, ito na, binabadbad ko na yung luma. Bale, anjor pala mga guys na 10 speed yan yung binabaklas ko. Tapos hindi natin kakalimutan ang kanyang siyak. Bale, coil spring pa yan mga guys. Akala ko nga nung una air yan, pero nilantaw ko pala mga guys. Ay ano pala, ng coil spring, wala tulugungan, nangin. Ay ambot na lang gid . So ayun na mga guys, so tinakos ko na yung steerer tube ng kanyang yang raksyak na Jude. Bale, yan yung ibabaylo natin. Ipapalit. So, medyo ano lang tayo dito, medyo hapus-hapus lang tayo dito sa paggulo. Kasi nga tanda tayo, abawa. Uy, sana uy. Nung natapos ko na takodan mga guys ng kanyang gulong-gulong o wheel set, no, bale, tinakodan natin yung RD shifter tsaka yung preno niya mga guys. Hindi natin kinalimutan yung uluyata, no, tinatawag nating grip, no. Grabe, dasig-dasig si Ninoy ninyo mag ugot-ugot. Ay, di puta. Wow! Nang matapos na natin mga guys, itakod ang kanyang hydraulic brake. Siyempre, lilimpiwan muna natin ang kanyang lalagyan ng butong bracket. Bali, pinisuitan natin ito ng langis-langis. Tapos, tinira natin ng air pressure para naman magtatabog ang kanyang keke. So ayun nga mga guys, so natapos na natin itakod ang kanyang butong bracket. Sinunod naman natin yung kanyang crankset mga guys. Pero kita nyo naman, meron siyang upod na crank boots bago natin kinabitan ng pedal. Abawa, grabe-grabe ba, nami-nami ang colors ang iyang kadena. Ala kamalmasan yun di puta. So bago ko yan mga guys, sinugpon mga guys, ay pinutulan ko yan, no, pero hindi ko na pinakita sa inyo. Marites naman kamukha ron niya. So ayan na, ang ganda-ganda na ng ating naubra, no. Balik, kabitan na lang natin ito mga guys ng mais na blow para hindi matutuslok yung kamot natin. So maraming salamat mga guys. Natatapos na si Maninoy ninyo at sana'y na-enjoy kayo sa aking video. Pakishare naman, then I love you. Pinangag.